Mix it with love. What do you think I can shout out? Measure penis. Hello mga ka-stay at home na kapamilya! Ako po si Liza Soberano. Marami sa atin ang na-stuck na sa ating mga bahay. So all of a sudden, nagkaroon tayo ng maraming free time. Sa nakikita ko online, ang daming Filipinos na finally nagkaroon ng chance sa pagbe-bake. At nami-miss ko na rin mag-bake. Dito sa bahay namin, unfortunately, walang oven. So today, I will be challenging myself by using something other than an oven. Ang gagamitin ko po ngayon ay... drumroll! Rice cooker. Okay, so with all the ingredients na meron tayo ngayon sa bahay, gagawa tayo ng rice cooker banana cake. At ito po ang entry ko para sa Caldero Files. Sobrang dali at napakasimple lang pong gawin. So, ano nga ba ang kailangan natin? First, tatlong saging. Dapat yung hinog na hinog, yun yung mas maganda. At pwedeng kahit ano namang saging, pwedeng saba, lakatan, latundan, senorita. Tapos, kailangan nyo po ng 2/3 cup of butter or 3/4 ng isang 225 grams ng isang stick ng butter. Pwede nyo namang gamitin ng margarine, pero mas preferred ko kasi yung butter. 3/4 cup of sugar, 1 2/3 cup of flour, 1 teaspoon of cinnamon, 1/2 teaspoon of baking powder, baking soda, and salt. Lahat po yan, 1/2 teaspoon. Apat na ito. Pwede niyong lagyan ng additional toppings or kung ano mang gusto niyong ilagay sa banana bread niyo. Ang gusto ko, walnuts. So, let's start! Okay, so sa isang bowl, i-mash ang hinog na saging. Actually, yung iba, kapag nakita nilang sobrang hinog na yung saging nila, nakikita nila to as an opportunity para gumawa ng banana bread. Actually, yung sa akin, hindi pa nga sobrang hinog eh. So, mukhang tapos na itong i-mash. Itatabi muna natin siya. Tapos, kukunin natin lahat ng dry ingredients gaya ng harina, salt, baking powder, and baking soda, tsaka cinnamon. Tapos, ihahalo lang natin siya. Tapos, make sure imimix niyo hanggang feeling niyo na-distribute lahat ng dry ingredients in the pan. Okay, so tapos ko nang haluin lahat ng dry ingredients except sa asukal. Ngayon naman, kukunin natin yung bowl na may apat na itlog. Tapos ihahalo natin lahat ng wet ingredients. So yung apat na itlog, yung butter, tsaka yung asukal natin. Okay, importante lang sa step na to na ma-mix nyo ng mabuti yung wet ingredients plus yung asukal para hindi magluto ng weird yung itlog tsaka hindi buo-buo yung sugar. Dapat ganito yung itsura ng mixture nyo. Okay, so since tapos na yung wet ingredients natin, ganito na ang itsura niya, imimix ko na siya dito sa bowl na merong mashed banana. So lalagay lang natin yan dyan. Sa-easy nyo ng mabuti para walang masayang. Tapos, mix lang natin ng konti. Ngayon, ilalagay na natin lahat ng dry ingredients. Pwede nyo ilagay ng sabay-sabay or pwede rin paunti-unti para hindi kayo mahirapan mag-mix. Importante din na ma-mix nyo ito ng mabuti kasi kung hindi, magkakaroon kayo ng buo-buong chunks. Buo-buong chunks ng flour at hindi nyo magbuso yung lasa ng kapag. So make sure, mix it with love. Next na gagawin natin is, i-grease natin ang ating pot. Pwede kayong gumamit ng butter or oil. Pwede nyo naman gamitin kahit anong gusto nyo, kahit margarine pwede pa. I-grease nyo ng mabuti para hindi dumikit at masunog yung... para hindi masunog yung banana bread natin. Nakalimutan ko lang, ihahalo ko pala yung chopped walnuts. Time na para ibuhos na natin ang ating mixture. Tapos ko na siyang ilagay, i-grease, ilagay ang wet mixture. So ilalagay na natin ang remaining walnuts. And to top it all off,
Lalagyan ko ulit siya ng banana slices sa taas. Para lang maganda yung recipe. And we're done! Yahoo! Ngayon, i-bake naman po natin siya. So, ilalagay lang natin siya sa rice cooker. Tapos, lulutuin natin siya for 3 cycles. Ang ibig sabihin po ng 3 cycles, pagkalagay po natin, ipapress down natin yung button ng cook. Pagkalipat ng light na nasa cook sa warm, ibig sabihin, tapos na yung isang cycle ng cooking, uulitin ulit natin siya ng 2 beses. Ito na po ang 3rd cycle ng pag-bake. Ganito na po ang itsura ng banana bread natin. And mamaya-maya, i-check natin kung luto na nga ba ang banana bread natin sa pamamagitan ng toothpick test. So, ang gagawin lang natin is tutusukin natin ang toothpick sa gitna ng banana bread. Pag luto na siya, dapat walang nakadikit na kahit anong residue ng banana bread dun sa toothpick. So, see you in a few minutes. It's toothpick testing time. Okay, so yan na po yung itsura ng ating banana bread. Tutusukin lang natin siya sa gitna. And, pretty clean. So, ayan, luto na nga ang ating banana bread. Hihintayin lang natin siya ng 30 minutes. So, 30 minutes lang siya mag-rest dun sa rice cooker natin. Tapos, babalikan natin siya after 30 minutes. Ipapate na natin siya and isa-serve. See you guys! Okay, so tapos na ang 30 minutes na rest time ng ating banana bread. So, ngayon, kukunin na natin siya. Medyo mainit. Siyempre, hindi nyo hahawakan yung pot ng ganun, di ba? Kumuha kayo ng towel or mittens para hindi kayo mapaso. Kunin lang ang rice cooker pot. Tapos, ipa-flip na natin siya sa pot. And voila! We have a cake! Pwede nyo maglagyan ng toppings. Pwede nyo i-garnish ng powdered sugar. Pwede rin maglagyan ng fruit toppings. O kaya kung makakagawa kayo ng icing, ako, iiwan ko na lang siyang ganito, pero I'm going to serve it with a scoop of vanilla iced tea. I will be back after kung isa tea cake. See you! Okay, so andito ako ngayon kasama ang assistant chef ko. Say hi, Lian! Say hi! Hi! So, tapos ko na po siyang i-plate. Pero, bago ang lahat, ako muna ang titikim. Jackpot! We have a winner! So, now for the ultimate taste test. Papatikim ko na sa family ko. Wanna try my banana bread? The color. I cooked it in a rice cooker. Looks good, but let's see how it tastes. Good, huh? What taste, man? He's fantastic. You want to try? Para sa lahat ng gustong maging baker pero walang oven na magagamit sa bahay o kaya gusto ng challenge or something different, try nyo nang gumawa ng banana bread sa rice cooker nyo. Napakadali at napakasarap. Kung carry ko, I'm sure caring-carry nyo din i-bake. Muli, eto po si Liza Soberano at pasok ang recipe ko sa Kaya. Go. Di po kasi ako masyado nagluluto. No worries. Nakaisip kami ng exciting na recipe. Gamit ang mga ingredients na madali nang makita sa bahay. Sobrang proud ako sa ginawa ko.